Magandang araw po. Nakita niyo naman no, sa ating title. So ano ba ang dapat gawin ng mga misis ng sabongero? So, guys, itopic natin yan. No? Ano nga po ba? Kasi lagi na lang yan pinag-aawayan. No? Kesa awayin nyo, so ito po, bibigyan po kayo ng tips para malaman nyo kung ano ba talaga ang dapat ginagawa ng isang may asawang sabongero. So guys, kaming mga nagmamanok ay for sure, ang number one na ginagawa namin sa umaga pa lang, ha, gumigising yan ng maagang maaga. Number one na payo ko sa inyong mga misis, dapat kapag ka gumising yan ng maaga, ay timplahan nyo na ng kape. Ganon. Timplahan nyo ng kape pagkagising niya ng umaga kasi para ma-energize siya magpakain ng kanyang manok. Diba? Yung aroma pa lang ng kape, diba? Gaganahan na siya sa pag ano ng manok niya, pag-alaga, pagpapakain, ganyan. Narinig niya. Laging problema is laging comment, mas inuuna pa daw ng isang sabongero na himasin yung manok sa umaga kesa sa misis niya. Kaya ang gawin nyo, dapat kapag kahinimas niya ang manok, himasin nyo rin siya sa ulo. O mga green-minded kayo ha. Sa ulo, I mean, sintido, ganun, habang naghihimas siya ng manok, huwag kang papayag na masapawan ka ng manok. Dapat dyan, habang hinihimas niya ang manok, kailangan hindi rin nawawala yung focus niya sa inyo. Kailangan, nandun ka lang sa tabi niya na hinihimas din yung manok. Yan, ganito. Yan, ganito oh. Yan. So guys, hindi puro ang attention niya ay sa manok lang, di ba? So guys, kung nagpapakain na siya ng manok, dapat yung mga lagayan ng mga pagkain ng manok, dapat tinutulungan mo siyang maghugas noon, maglinis, ganyan. Sobrang malaking tulong niya sa kanila, guys. Kung ang asawa mo naman ay may trabaho, ang gawin mo, ikaw ang magpapakain nun pag wala siya. And then, bigyan mo siya ng pampagana. Alam mo yon, picture mo yung mga manok niya na nakakain na. Picture mo yung mga ginagawa ng manok niya habang pinapakain mo. Ganyan. Send mo sa kanya via video call or send mo sa messenger and i-video call mo sa kanya. Ganon. Para ganahan siya magtrabaho doon sa, for sure, gaganahan yan. Maniwala ka sa akin. Yung isa pa na magandang gawin ay regaluhan nyo siya. Ha? Regaluhan nyo siya ng brief. Kasi ang mga sabongero, laging butas na ang brief niyan. Kasi wala na silang pambili. Kasi nga, bukod sa pakain, sa vitamins, sa mga maintenance, ganyan, wala na natira para sa brief nila. Kaya kayo na lang ang bumili ng brief na para sa kanila, para hindi naman butas-butas. Kasi lagi ko na lang nakikita sa post sa FB na pag sabongero, ganun na ang itsura ng brief. Pag namimili naman kayo sa mga pagkain ng pamilya, ganyan, pag namimili kayo, kung pwede, isama nyo, itanong sa kanya kung ano ang kailangan ng manok nila. Halimbawa, Frofel. Halimbawa, Integra, ganun. Kasi yan yung mga kailangan nila, yung mga Integra na yan. Para pagdating nila doon sa kainan nila, yung mga pakainan nila ng manok, ay laging puno. Alam mo ba, napakasarap sa pakiramdam nila yon, yung kumpleto ang pagkain na ibibigay nila.
kapag sila ay nagsusubo ng gamot o kaya naman nagpuputol ng palong, kailangan niya ng kasama. Kasama maghawak para hindi pipiglas yung manok nila. So magkusa naman tayo na gawin yon para sa kanila, para hindi sila nahihirapan. Kailangan natin na hawakan habang sinusubo yung manok, yung gamot, no? Guys, kapag tayo naglalaba, ang gawin nyo, samahan nyo, di ba, bumibili kayo ng sabon, ha? Yung sabon na mga panlaba, di ba, bumibili kayo noon. Ang gawin nyo, bilan nyo siya ng, yung ceramide o kaya yung mga, ang paliguri nila ng manok. Kasi, kailangan nila yung paminsan-minsan, paliguan yung manok nila para hindi kinukuto. Kapag ang budget nyo sa bahay ay tama na, bigyan nyo naman siya ng budget pang sabong. Kasi, alam mo yon, ang hirap kaya pumunta sa sabungan nang walang daladalang budget. Alam mo yon, baka pumusta sila, mabugbog pa sila, kawawa naman sila, di ba? Baka makidnap pa. Ikaw din, mawawalan ka ng asawa. Pag nagsabong sila at nanalo, huwag nyo naman kuhain lahat ng panalo niya, kasi kailangan niya ring bumili ng mga bagong bloodline, bagong pang breed para mas lalong manalo siya. Huwag niyo kukuhain lahat ng pera niya, kasi kailangan niya pa ng panggastos sa mga cage niya, sa mga maintenance niya, sa mga ang dami niya pang paggagamitan noon. And last but not the least, kapag naman siya ay pumunta sa sabungan at laging talo, ganito ang gawin nyo. Ganito gawin nyo, ha? Kapag napansin mo, lagi siyang talo, pumunta ka rin ng sabungan, postahan mo yung kabila. Ang tawag ko, damage control, ha? Kasi kapag natalo siya doon at pumusta ka doon sa kabila, malamang tie lang kayo, it's a tie. Balik yung pera mo.